ang cute-cute i-decorate at gawin itong ating mga cake donuts. Pwede kayong gumamit o gumawa ng iba't ibang flavors. Ang ganda nitong i-display sa mga dessert buffet, sa mga handaan, at syempre pwede nyo itong ilagay sa mga box. Madali lang itong gawin, kaya huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. Dito meron akong 500 ml ng evaporated milk, pwede rin ang fresh milk, 2.5 cups ng light brown sugar. Sasabihin nyo na naman, ang daming sugar! Pero hindi naman tumatamis. Saktong-sakto lang yung lasa nito. Naglagay din tayo dito ng 1 1/2 teaspoon ng salt, and then hahaluin natin yan hanggang sa matunaw na yung sugar. Pagkatapos nun, maglalagay tayo ng 1 cup ng oil. Coconut oil itong ginamit ko, pero pwede din ang palm oil o kahit anong oil na ginagamit sa baking. Ube flavored donuts yung gagawin natin, so maglalagay ako dito ng 5 teaspoon ng ube flavoring. Pwede nyo namang i-adjust yon kung gusto nyo mas matapang pa o kaya mas makulay pa, pwede pa kayong magdagdag. Haluin ulit yan, and then maglalagay na tayo ng dry ingredients natin. Maglalagay ako dito ng 2 cups ng all-purpose flour. Kapag ka mga moist cake yung ating ginagawa, hindi ko na sinisift ahead yung ating all-purpose flour. Nilalagay ko na lang siya directly. Naglagay din ako dito ng 4 teaspoon ng baking powder. Pero kung sakaling yung flour nyo ay kilo-kilo nyo lang binibili, mas maganda pa rin syempre i-sift nyo kasi mamaya na-stack na yon. So baka mamaya may mga insekto na o kuto na dun sa flour. At isa pang kailangan nyong tandaan kapag ka gumagawa kayo ng moist cake, eh huwag nyo siyang i-mix ng sobra-sobra. Kapag wala na kayong nakikitang dry na flour, tama na yon. Tapos iset aside nyo lang siya siguro mga nasa 5 to 10 minutes hanggang sa ma-absorb na ng flour yung ating mga dry ingredients. Pabayaan nyo na muna siya. And after nung set time, ihaluin nyo siya gamit yung spatula para lang makasigurado. Hayaan nyo may namumuumuupang flour. Huwag nyo na siyang kapakinisin kapag hinahalo nyo siya ng whisker para hindi tumigas o kaya para maging pudding yung ating moist cake. So dito, para makagawa nga tayo ng korte na donut, gagamit ako ng silicone na donut mold. Meron akong tin pans na mga donut mold, pero mas gusto kong gamitin tong silicone kasi madali lang siyang linisin, and then madali lang i-remove yung mga cake sa kanya, hindi katulad ng tin pans. Kaya mas gusto ko na to. Mura lang to, nabili ko lang to parang 80 pesos sa online. Para pala isalin siya, gagamit lang ako nitong maliit na pichel na mahaba yung spout para madali siyang isalin dito. Lalagyan ko lang yung ating mga donut mold kada isa na mga nasa 3/4 na full. Huwag nyong kapunuin kasi papangit yung itsura nun. Kung wala kayong mga donut mold na kagaya nito at gusto nyo na itry yung ating recipe, pwede nyo namang i-bake ito sa mga cake pans o kaya sa mga cupcake pans. At kung wala kayong oven, pwede nyo rin itong i-steam. Siguraduhin lang na kapag i-steam nyo to ay nasa low heat kayo. Ipipreheat nyo na o ipapakulo nyo na yung water dun sa inyong steamer, and then mahina na lang yung apoy kapag isasalang nyo na siya. Pero ito, ibibake ko to sa 150 degrees Celsius for 12 to 15 minutes lang. At sabi ko nga sa inyo kanina, pwede nyo tong lagyan ng iba't ibang flavor. So ito, same recipe lang, same procedure. Pero ang binago ko lang, pinaltan ko yung ube flavoring nitong ating emulcon na red velvet. Parang 1 1/2 tablespoon lang yung inilagay ko para dun sa recipe. Pwede pa kayong gumawa dito ng mango, ng green tea, ng matcha, marami pang iba. Lahat ng flavor na naiisip nyo, pwede nyong gawing moist cake. Pwede nyong gawing base itong ating recipe ng moist cake para sa ginagawa nyo mga cakes na nilalagay ng icing, ng fondant, maliban lang doon sa chocolate. So ito na yung itsura niya after baking. Huwag nyo muna siyang tatanggalin sa silicone mold kapag kaahon sa oven kasi malambot pa yan. Papalamigin pa natin yung ating ube donuts, kaya unahin na nating i-decorate yung ating red velvet. Dito nagpakulo ako ng tubig sa isang saucepan, kulong-kulo talaga yon, and then nagayat ako ng 250 grams ng white chocolate. Isasubmerge natin yan, siguro iwan natin ng nasa 10 minutes and then halu-haluin. Pwede rin kayong magtunaw sa microwave o kaya i-double boiler nyo to para mas mabilis. Kapag ka masyadong malapot yung chocolate nyo, makapal yung kapit nun tsaka hindi makinis yung kapit nun dun sa inyong mga donuts. So dito, naglagay lang ako ng 1 1/2 tablespoon ng oil. Pero magsiset pa rin to dun sa mga donuts, mabilis pa rin siyang titigas. Kapag ka ginawa nyo tong method na to at hindi pa rin
natutunaw yung chocolate nyo. Mas matagal kasing matunaw ang white chocolate compare sa pure chocolate. Init nyo lang ulit yung tubig, tapos tsaka nyo ipatong ulit hanggang sa matunaw na siya. Tapos, dip nyo na lahat ng donuts nyo. Dahan-dahan lang kasi nga, malambot ito mga cakes natin. So, hinay-hinay lang. Pwede nyo kayo mag-decorate dito kung gusto nyo siyang lagyan ng icing, lagyan ng pipe. Madali lang, lagyan nyo lang kung anong gusto nyo i-decorate. Pero ako para madali lang, gumagamit ako nitong mga candy sprinkles. Personally, ayako sa mga cakes yung matitigas sa druggies. Alam nyo yun yung ang dami-dami pang nilalagay tapos pagkakinagat mo, sira ang ipin mo. Maganda nga siyang tignan, kaya lang, ayun nga, pagkakinain mo, mahirap naman kagatin, tsaka hindi naman siya masarap kainin. So, pili kayo ng mga candy sprinkles na makulay and then hindi naman ganong katigasan. So, para doon sa ating mga cake donuts, ang ginagamit ko na talaga ay yung mga flavored na chocolate. So, ito yung gagamitin natin today. Yan, tutunawin ko na to lahat pero ang kailangan lang natin dito ay nasa 250 to 300 grams ng chocolate. Ube yung flavor nito. So, diretso tunaw na to katulad ganina. Kapag natunaw na siya at masyadong makapal, magdagdag din ng oil. 2 teaspoon lang yung nilagay ko dito. Tapos, haluin and then i-dip na natin. Bago kayo mag-dip, syempre, siguraduhin na malamig na yung inyong mga cakes. Again, itong base ng ating cake, pwede nyong gawin o gamitin sa mga moist cake nyo. Pwede nyong bagu-baguhin yung flavor. Pero itong donut ko, tanda ko, ginawa ko na to eh. Nilagyan ko na to ng vlog na ube moist cake. Parang ang ginamit ko doon para mas ma-enhance yung flavor ng ube, 5 tablespoon yung nilagay kong ube flavoring. So yun, mag-a-adjust kayo ng inyong mga flavoring, depende sa panlasa nyo, okay? Pero mamaya may magtatanong, pwede bang bawasan yung sugar? Pwede naman siguro mga 1/4 cup lang. Kasi kapag binawasan mo yon ng marami, hindi na magiging moist yon. Yung sugar yung dahilan bakit nagiging moist at saka dense yung ating cake. Kaya subukan nyo muna yung recipe, first time, tapos tsaka na kayo mag-adjust, okay? Nilagay ko lang siya dito sa box para magandang tignan at magandang ibenta. At yun na nga mga kalutong tinapay, sana ay nagustuhan niyo yung ating video for today. Magkita-kita tayo muli. Ito pong muli ang lutong tinapay. Bye-bye!